Hello mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to our channel, Liban and Junjun Lifestyle. Mangunguha kami ngayon ng manure, yung dumi ng baka, kalabaw. Yeah, samahan nyo kami sa pagkuha namin mga kaibigan. Yung mga dumi ng kalabaw, ano, dudurugin namin yun para lagay sa planggana, tapos ilagay namin doon yung binili naming mga kunla, yung talong at saka okra. Doon namin siya patutubuin. Pag malaki-laki na siya, ilipat namin doon sa garden na ginawa ko. Kasama ko si Janet. Hi. At si Ivan. Hi mga kaibigan. Yeah, punta na kami doon. Mangunguha kami. Oh, yung gagawing fertilizer. Yeah, punti na lang yung mga dumi ng mga kalabaw. Maghanap kami ng marami. Ito. Likat dito ate, ito. Ito na siya. Seban. Ay. Ano 'yon? Mapido ko na. Teka lang ha. Bumalik si Ivan sa bahay mga kaibigan kasi may nag lako ng yung mga pagkain, yung pang-ulam. Yeah, balik muna kami para tingnan yung mga nilalako ng ano. Palagi kasi itong bumalbalik dito kasi maraming bumibili dito sa malapit sa amin. Kaya bibili kami para may ulam din kami. Ito na yung naglalako. Sabado pa. So mga kaibigan, may natitinda ng tofino at saka lumpia. Yung ano nga, gulay unta, masarap yung gulay. Lagi yun sa, kuan man, sabado pa kay Agrato sa talibun. Ay, sa sabado pa siya. Longganisa, longganisa imo. Mo na rin din imong butido. Hindi, pa sila. Ano sa atong, kung ano na yung butido, ano ba mas, handa-handay kag yung butido. Kung ano kukusta. So mga kaibigan, laki. Tapos pag ano lang yung kukunin namin, siguro mga kalahating sako pang anuhin lang para sa pagpatuyo ng mga punla, pagpaturok sa Bisaya, yung pagpatubo ba mga kaibigan. Yeah, ito po dyan o. Yan. Pagkuha namin ang fertilizer ba to? Yung manure sa mga dumi ng mga hayop. Thank you.
kasi. Ang init mga kaibigan. Init na ang panahon. Tirik na tirik yung alaw, araw. Araw. Tama na yan? Tama na po. May isa po. Tapos nito, dudurugin ko naman siya. Ito na magdala na. Magdala. Mga kaibigan, bawin na kami. Tara. Tara, so mga kaibigan, dinuro ko na yung abono. Yung mga ano sa gumisa mga baka sa talabo. Hanap muna ako ng ano. Yung kahoy. Para paano paano. Para makatanim na kami ng mga gulay. Gagawin namin mga kaibigan, dito namin ilalagay. Yan, butas kasi, na kasi butas yan. Na kasi ito. Kaya, lagyan namin dito ng yung kinukuha namin na dumi ng baka sa kakalabaw. Yung manure man ang tawag sa amin, sa Bisaya. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog, pero manure talaga ito, fertilizer. Dito namin ilagay sa planggana, si butas na itong planggana na to. Tapos, doon namin ibubudbud yung dito namin ibubudbud yung mga punla na talong. Doon namin siya ilagay. Pag tumubo na siya, pag malaki-laki na, ilipat naman namin doon sa ginawa kong garden. Doon na siya mga kaibigan. Doon natin siya sa langgana. Hindi na yan, butaan mo. Pero ano ba to? Bubutasan pa to siya ng mga dalawang butas. Maliit lang kasi yung butas nito. Ano pa ho? Kuha na lang. Okay, naman na yan. Ito, may butas na yung langgana. Pero malaki na talaga itong butas dito. Yan, nilagyan ko na lang ito ng pandikit. Pero di na siya magagamit talaga kasi yung tubig pag na dito na sa loob lalabas dito sa ilalim. Kaya ito na lang yung lalagyan namin ng punla. Yung mga buto ng mga gulay, talong, saka okra dito ko ilagay. Ihano lang yung ano. Di, yung kabila dito. Lagyan natin. Ano, kalahati yan, lang. Talong dito naman okra. Hatiin mo. Ma, ano naman siya pag tumubo na makikita mo dyan sa kabila. Lipat naman natin sa ano, garden. Durugin na ba? Durugin pa? Wala ano, isa lang hindi ako wala akong kita ng pangdurog.
durog talaga. Tama na yan. Ano mo na yun? Nandyan sa ibabaw sa ano dyan. Kilid wala. Yung binili namin mga kaibigan, talong tsaka okra. Pero bibili pa kami ng iba. So siya, dagdagan pa namin 'to. Ito muna yung unahin namin. Ilagay dito. Ano ato ilaw purawa yalo ito maano nanto kapag na ano siya basta pero madurog na yan kung silaw siguro dami pala nakiin mo na lang yan dami pala nito pero yung iba nito hindi lahat na buto nito na mabubuhay lahat yung iba hindi ano lang pala siya no ito na ito yung laman konti lang pala yung laman niya ito mga kaibigan ito lang yung laman ng ito lalagyan kaya i-ano ko na siya dito. Dito naman sa kabila, ito namang okra. Malalaman kasi ito pag tumubo na. Kasi iba yung dahon. At saka iba yung dahon ng talong at saka okra. Kaya dito sa gilid ilalagay ko. Yung okra, ano kasi ito? Yung buto nito, bilog. Parang kahawig ng munggo. Pero maliit siya. Ito siya mga kaibigan. Ito yung okra. Kahawig ng buto ng munggo. Pero maliliit lang to. Lagay naman natin dito. Yan. Tapos ilagay natin siya sa mataas na parte para pag ano kasi pag nasa baba maraming manok papasok dito tapos kakakain tong mga buto na to hindi siya tutubo tutukain pero anuhin pa to ano babasain pa tong mga buto bago ilagay sa mataas mamuna ako ng tubig yan ang mga kaibigan. Kaibigan, babasahin ko na. Mga tatlong araw o apat. Tutubo na to. Ito ko ano. Tapan ko muna dito sa ano. Sako. Itong ginamit namin kanina. Ito mga kaibigan, tapan ko muna siya. Tapos ilagay ko dito. Di na kaya anuhin sa mga manok doon? Di, tapan man natin siya ng sako. Ilagay ko na dito. Yan, nasa ano na siya. Pag may manok, di makita na may buto ng mga gulay sa loob. Lagyan mo na isang kahoy. Okay, okay na yan. Para hindi makapasok yung mga manok. Yan.
para pag dilig, tanggalin lang to. Buksan lang yung sako. Mga kaibigan, hintayin natin ng 4 to 5 days. Tutubo na yan. Pag ganito na siya kahaba, lipat naman namin doon sa ginawa kong garden. Yeah. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa channel namin. Thank you. Kasama ko si Iban. Hi. Maghugas na ako sa kamay. Maghugas muna kami ng kamay, mga kaibigan. Tapos paghugas, matapos maghugas, magluto na si Iban sa binili naming ulam kanina. Later. Hi mga kaibigan, ito magluluto ako sa binili namin na ulam. Unahin ko yung lumpia. So, at saka yung butido. Hello mga kaibigan, magandang tanghali sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!